What is up sa inyo mga boss? So today, tuturuan ko kayo kung paano mag battery operated ng Suzuki Smash. So first, paano mo masasabi na battery operated na yung motor mo? So masasabi nating battery operated na yung motor kapag kahit na hindi umaandar yung engine o yung makina, napapaandar pa rin natin yung headlight. So yun, kapag ganun, battery operated na yung headlight natin. So ang stock kasi, nakukonekta yan sa stator. Yun yung tinatawag na stator drive. So kapag stator drive yung motor natin, ibig sabihin kumukuha siya ng power o kuryente sa stator. Kaya dapat umaandar yung engine o yung makina bago mapailaw yung headlight ng motor. So, bakit tayo nagbabattery operated ng motor o ng headlight? Para dun sa mga nagpalit na ng LED bulb. Kasi kapag battery operated na yung motor mo, tapos hindi ka nagpalit ng headlight bulb, stock pa din yan, madalas susunugin yung stock bulb. Kaya kailangan mas maganda magpalit na ng LED kapag naka-battery operated na yung motor mo. Tapos kung stator drive naman yung motor mo or stock, tapos nagpalit ka ng LED, kadalasan yung LED nasisira. Tri-LED yung nasisira. Kasi ako, stock pa tong motor ko, stator drive to. Tapos naka-LED bulb na ako na Osram T19. Pero hindi pa nasisira o napupundi. Ang downside lang ng naka-stator drive tapos nagpalit ka ng LED na bulb is hindi niya nabibigay yung tamang performance o tamang lakas ng LED bulb. Kasi ang stator drive o naka-stator drive, iba-iba yung binabatong kuryente sa headlight. Merong mababa, merong mataas. Depende sa pagpihit ng gas. So yun lang, start na tayo. So ayan mga boss, natanggal na natin. So bago ang lahat, shoutout muna tayo. Shoutout kay Mark Anthony Soto. Shoutout din kay Alzina Saimaran. Shoutout kay Johnny Chris Tabamo. Shoutout din kay John Kevin Icaro. Shoutout kay John Gold. Shoutout kay Vincent Marinas. Shoutout din kay Nes Peritune. Shoutout kay Benji Johnson. Shoutout kay Joanne Mac. Shoutout kay Rads Mintan. Shoutout din kay Nathaniel Galapia. Shoutout kay Raymond Peralta. Shoutout din kay Lil Kearns Magdugo. So yun lang mga boss. Shoutout sa inyo. Ride safe. So ayan mga boss, bago tayo mag-start, papakita ko muna sa inyo kung paano yung stator drive sa headlight. So ayan mga boss, para sa mga newbies, ang stator drive ay kumukuha siya ng power sa stator. So kapag kumukuha siya ng power sa stator, dapat umaandar yung makina. So ayan mga boss, ang wire na hahanapin natin is yung wire ng headlight na galing sa stator. So ang first na i-check natin is yung regulator o rectifier ng motor. Kasi meron din dyan wire na galing sa stator, kaya ito yung i-check natin. So sa mga newbies dyan, ganito yung itsura ng rectifier o regulator ng motor. Siyempre, sa paghanap ng wire, kailangan natin ng test light. So first, tanggalin muna natin sa pagka-mount yung regulator ng motor. So ito na mga boss, meron siyang apat na wire. Isang red na wire, isang yellow na may white, isang white na may red at black na may stripe na white.
So ayan mga boss, check natin kung alin yung may power. Kasi yung isa dito is galing ng battery. So itong red yung merong power sa apat na wire. So ibig sabihin nun, hindi ito yung hinahanap natin na galing sa stator. So ayan mga boss, sa apat na wire, tatlo na lang yung hinahanap natin. Kasi yung red, hindi yun yung hinahanap natin kasi yun yung galing ng battery. So para mahanap natin yung galing ng stator is paandaran natin yung motor. So ayan mga boss, umaandar na yung engine o yung makina ng motor. Try natin yung block. And then yung white. Tapos yung yellow. So ayan mga boss, yung black, walang power kahit na nakapatay o nakasindi yung engine. Ibig sabihin nun, ito yung negative ng rectifier. So dalawa na lang yung pinagpipilian natin, isang white na may red at yellow na may white. So dalawa na lang dun yung pinagpipilian natin. So ayan, tapos na tayo sa first step, proceed na tayo sa second step. So ayan mga boss, para ma-sure natin kung alin nga ba sa dalawa yung tamang wire, yung white na may red nga ba o yung yellow na may white. So i-check natin sa headlight switch. So ito yung headlight mga boss. Ito yung on and off niya. So ayan, yellow and white wire yung wire ng headlight. So ayan mga boss, meron na tayong idea kung anong kulay yung wire ng headlight papuntang o galing ng stator. Tapos para makita yon, ito yung rectifier o regulator ng motor. Sundan lang natin yung wire. Ito. Tapos pababa. Ito. Sa mga socket na to, nandito yung headlight na galing stator. So ayan mga boss, kung mapapansin nyo, itong black na socket na to, dalawa to eh. Itong isang ito, kung mapapansin nyo, meron siyang white wire na may red at yellow wire na may white. So kung maaalala nyo, ito yung dalawang wire sa rectifier o regulator na tinest natin kanina na mayroong kuryente kapag umaandar yung makina. So ito yung hinahanap natin. Kasi itong socket na to para to sa gears. So tapos alam nyo na din na ang hinahanap lang natin is yung kulay yellow wire. Pero i-check pa rin natin yan para sure at para malaman nyo kung paano mag-check. So this time, hindi tayo gagamit ng test light. Ang gagamitin lang natin, wire. Ayan, magkabila ang wire lang to. So yung isa, ilalagay natin sa ignition switch dun sa accessory wire. So ayan mga boss, dalawa lang naman yung wire ng ignition switch. Isang red at isang orange. Itong red, nakadirekta yan sa battery. So hindi yan yung accessory wire. Ang accessory wire dito is yung orange wire. So dito natin siya itatap.
So ayan mga boss, tapos i-unplug lang natin tong socket na to. And then ang pag-test nito is lalagay lang natin yung isang dulo ng wire dun sa yellow wire. So ayan, tapos i-check na natin yung headlight kung gumagana ba. So switch on natin. And then hindi umaandar yung motor. Switch on natin yung headlight. So ayun, pati sa panel. Tapos sa tail light. High, low, high, low. So ayan mga boss, yung yellow wire nga yung galing ng headlight papuntang stator. So itong female terminal na to galing to ng stator. So wag nyong itetest to dito. Ang itetest nyo is yung male terminal. So ito, ganito yung male terminal. So ayan ang gagawin natin. Tatanggalin ko sa socket na to yung yellow wire na galing ng headlight. Tapos yung wire na pinag-test natin kanina, hindi na natin tatanggalin. Ito na yung kukonekta natin dito sa tinanggal natin sa socket o yung headlight. So ayan, ito pagdudugtungin lang natin tong yellow wire na galing headlight at saka itong wire na to na galing accessory wire ng ignition switch. So ayan mga boss, nabalot na natin. Tapos itong socket na to is pwede na nating ibalik. Tapos check na natin. So ayan mga boss, gumagana kahit hindi maandar yung motor. Ibig sabihin yan, naka-battery operated na yung headlight natin. So check natin yung panel, meron na din. Tapos taillight, meron din. So yun mga boss, ganun lang i-battery operated ang headlight ni Legendary. So kaya ako din in-explain yung rectifier at yung headlight switch para sa mga newbies na hindi gaanong alam yung wiring at pati na din sa mga ibang motor. Kasi meron din nanonood sa channel na to na hindi lang smash yung motor niya. So para na din alam nyo kung paano hanapin yung wire na galing headlight kapag gusto nyong mag-battery operated ng motor. So yun lang mga boss, at kung bago ka pa lang sa channel ko, please like the video, comment kayo na suggestion nyo, subscribe kayo syempre, at click nyo yung notification button para every upload ko is ma-notify kayo. Yun lang mga boss, ride safe!